That's Mike. Hello. Could you please acknowledge if our audio and videos are okay? Oh yeah. Oh, yeah, good evening. Oh, we have the earliest bird po natin, no? Si Ryan Francisco, good evening. Of course, followed by wala nang ibang suki natin ko this year. Si Nelsita Constantino, how are you dyan sa Macau? I hope all is well. Kay Marie Ri, magandang gabi rin. Kay Noel Cabigas, suki din natin. Good evening. Malakas po daw ang audio. Maraming salamat, okay? Pasensya na po kahit medyo na-delay po tayo ng konti sa ating live streaming. No? Nagkaroon lang po ng minor technical issue. So I hope that this time is would be okay na. Okay? Okay, here. So, okay. Sa mga baguhan pa lang, no? Sa mga baguhan pa lang, nang hindi pa ngayon pa lang po pumasok, ay ito pong muli si Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila 4th Chapter. Paalala lang po, ang ating pong napag-usapan o tinatalakay sa ating mga videos, huwag po niyong maituring isang legal opinion, bagkos consider our discussion for information and academic purposes only. If you have compelling reason, mag-ano po kayo. Magkonsulta po kayo sa lawyer ng inyong community. All right. Okay. Bago tayo magpatuloy, no, I would like to acknowledge yung ating mga suki natin na nag-aabang, no. So maraming salamat, no. Of course, nabati na natin kanina yung iba, si how are you, si Patricia Pasalo, how are you? Kay Mariri, kay Ami Pena Ruero, kay Rosemary Mijares, shout out kay Maria Lorna Bardilas, how are you? Kay Malta Tour Vlogs Nayaka, how are you? Kay Marlene, okay, Arlene Okuda kung bangwa, so kumusta ka? And then kay Jakram Lamigo, hello, pa shout out daw sa Saudi Arabia. Kay Albert Adoptante, how are you? Good evening. Kay Lolita Pascugin, how are you? Kay Ramon Francisco Jr. Delanos, good evening din. Kay Minchi D, good evening from Hong Kong. Kumusta kayo? Of course, yeah. Si Nelsita Constantino, malamig daw po. Okay. So, malamig ba dyan? Dito na medyo init na, no? Kay Henry Aguilon, magandang gabi rin. Kay Eduardo Diaz, okay. O bago tayo patuloy sa pagbabati natin, no? Italakay muna natin yung last nating pag-vlog kasi, no? Last nating live. May nakaligtaan po tayo na talakayin yung main topic po natin, no? So patabi po, no, sa nag-sumulat po sa atin, no? Ang sulat po niya sa atin ay may kinalaman doon sa kanyang tinatanong na yung kanya daw husband, okay? May namana ang husband niya ng property. Ang tumulat pala sa atin si Ruth, no? CQ7KT. Sabi niya, yung husband daw niya may namana ang lupa na magkakapatid. At napagaw naman ang titulo ng asawa ko at single kasi, iba daw kasi yung name niya sa marriage contract namin. Kung nilagay niya sa titulo ay name niya, tama sa birth certificate, may karapatan po ba ako bilang asawa? So yun ang tanong sa atin ni Ruth. Okay. Ay, balikan natin yung foundation, okay? Dito, ang sabi lang ay magkaiba yung pangalan nilagay sa titulo at saka what is appearing in their marriage contract, okay? The question now is, in the event na mabalo siya, may karapatan ba siya magmana o ano bang maging ang status ng property na ito, no? Okay? Wala naman siyang sinasabi when were they married. So kung kayo'y, kung itong namana ng husband mo ito, no? Kasi during the time na
binata pa siya o dalaga pa rin kayo, and then palagi natin sinasabi, kinasal kayo after naging effective na yung family code on August 3, 1988, antimano magiging bahagi ito ng inyong absolute community property. Okay? So, dahil maging bahagi ito, of course, kalahati nito ay ma-share sa iyo at yung conjugal share mo, kumbaga. Yung kalahati ay kasama din ito sa pagpaparti-partihin ninyo kung meron kayong anak at equal sharing kayo, pro-rata sharing. Nang tanong kasi ngayon, paano yon? Iba daw yung pangalan niya, iba yung pangalan ng husband niya at saka doon sa marriage certificate, entitled ba siyang magmana? Well, tandaan natin, no? Ang basihan ba nagmana, hindi naman kung anong nakapangalan doon. Ang tanong is, were you validly married? Kung validly married kayo, of course, di entitled kayong magmana. Madali naman patunayan yun na yung tao na, nakapangalan sa titulo, na ang pangalan niya ay single pa ng husband mo at saka what is appearing in your marriage contract ay isang tao, ay therefore, mag-asawa kayo. In short, hindi nang hulugan na dahil magkaiba yung pangalan sa marriage contract at magkaiba yung titulo ng lupa, ay hindi na kayo entitled na magmana. Why? Entitled ka because you are a compulsory heir. No? Patunayan na lang yan later on at patunayan ninyo na yung tao na nakalagay sa marriage contract ninyo at saka doon sa titulo ay iisang tao at ito ay ang inyong asawa. Okay, so yun ang ating kasagutan, no? Pasensya na hindi po natin natalakay ang last time. Okay. So let's now proceed with our Q&A. Okay? And then we have here shout out kay Henry Aguilon, kay Eduardo Diaz, okay? And then kay Ring Serrano from Pampanga. Oy, shout out sa iyo. Kay Malta Tour Vlogs from Malta, Europe. Uy, kumusta kayo dyan sa Europe? Okay. Ning Huawei, tama ba yun? Magandang gabi po, Tony. Wala po bang problema pag ang lupang isinanla ay sakop ng NCIP o sa Lumad? Yun ang bagka magka-problema kayo dyan. Kasi ito yun din ang nagiging issue ng asang nating taga-viewer natin na kung saan ay bumili ang magulang nila ng lupa, no? During that time. Pero matagal na doon panahon. And then, nung nagkaroon bilang, may deed of sale naman, pirmado yung mga may-ari, no? Mga nitibo. No? After namatay yung mga nitibo na nagbenta, here comes now yung mga anak claiming na hindi valid yung binenta kasi ay ancestral domain daw yung nabiling lupa. So, that's the problem. Ito naman sa ngayon, wala mang problema kung ang lupang isinanla ay sakop ng NCIP sa Lumad, ay may problema po, okay? Because, una, checkin nyo muna. Kung, one, kayo ba ay member ng IP? Kung hindi kayo member ng IP, lalo pa kung meron silang Certificate of Ancestral Domain Title o meron silang native title, okay? Ay baka yung sanlaan ay hindi sangayon sa kailang customs and traditions, okay? At hindi ka IP, ay baka mag-question po kayo. So, ang pinakamagandang gawin ninyo ay makipag-ugnayan kayo sa pinakamalapit na office ng National Indigenous Peoples Commission, no? Okay? At kung ito naman lupang ito, ay naging pagmamay-ari na ng ibang tao bago mag-1991 kung saan naging effective yung batas ng Peoples Indigenous Rights, no? Act, no? Maring hindi at hindi wala ito, hindi sakop ito sa wala silang tinatawag nating Certificate of Ancestral Domain Title, posible. Pero para safe kayo, nako, wag na po niyo pakialaman niyan para hindi po kayo magkaroon ng problema later on. Okay? So by the way, bago magpatuloy, marami pong mga ganyang nang nangyari, no? Lalo na dito sa may Mindanao. At nagiging tuloy, parang naging sindikato na. Kasi yung mga ibang bumili, gullible sila, binenta sa kanila, okay, ng IP. Hindi ko naman nila lahat, ha? And then, nung ma-develop na, ito na ngayon yung claimant. At kinasabi, nako, amin tong lupa. Nabili namin ito, eh. Hindi valid yung inyong bilihan.
kasi part ito ng ancestral domain. So, yun po ang ating ingatan. Kaya pag bibili ka ng lupa, lalo na dyan sa mga liblib na lugar, o kaya kahit na, ay makipag-ugnayan muna kayo, no? Doon sa pinakamalapit na office ng Indigenous Peoples Commission at i-verify ninyo kung ano ang status ng nasabing lupa. Okay, shout out kay Kedeng from Jeddah, Saudi Arabia, kay your Rosemary, okay? May nalampasan tayo, okay? Okay, shout out, no? Sa din sa inyo, kay your Jakram Lamego, kay Inday Bestil, kay Gladdy Bury, good evening Orlando Adona. Good evening. Oh, by the way, bago tayo makalimot, okay? Mangyari lang po yung mga baguhan pa lang. Click naman po ninyo, no? Yung subscribe, share, and like button, saka yung notification bell upang sa ganun, kung meron po tayong mga updates, no? Antemano, you'll be duly informed, no? At hindi nyo mamimiss yung ating pinag-usapan. At the same time, yung ating mga kababayan, kamag-anak ninyo, kaibigan, kakilala, will have also the opportunity to share, no? What yung ating mga napag-alaman na napag-usapan natin dito. Kasi maring ito ay may relevance din, no? Ang mga pinag-usapan natin, no? Sa kanilang buhay. Okay? At mas maganda po na marami tayong ma-reach out sa mga kababayan natin, especially yung ating mga OFWs, no? Kung saan sulok ng mundo na naandun kayo, no? Kasi talagi nga natin sinasabi sa mantra natin, lamang napag may alam sa batas. Kasi one way or the other po, hindi po natin maiwasan na tayo ay magkakaroon po talaga ng one way or the other, no? Ay magkakaroon po tayo ng minsan may sabi tayo sa batas o kaya may mga pangyayari na kailangan natin kung ano ba ang batas dito, okay? Para kayo naman ay magkaroon ng information. Okay, maraming salamat sa paalaala ni Nelsita. Okay, and then we have here kay shout out din kay Orlando. Okay, then kay Orlando Adonang, kay Noyong Sik, how are you? Kay Marie Reattorney, ano po ang pagkaiba ng rent to own at housing loan? Ay yung housing loan ay simple lang, literally ay ano kayo ay umutang kayo ng pera dito sa bangko para pangbili nyo ng bahay o pangbayad nyo doon sa bahay. Okay, yun namang rent to own ay may usapan kayo sa may-ari na upahan ninyo, and then ano mang upa ninyo ay i-credit as your installment doon sa may-ari. O yun ang pagkakaiba. Okay, and then thank you very much kay Gladdy Werly sa daming puso. Thank you. Okay. Kay Brian Naksala, good evening. Kay Jakram Lamigo from Saudi Arabia, maraming salamat. Kay Mark Saligumba, attorney. Hindi po kami ng opinion. Ako ng opinion sa iyo. May title na po kami. Nasa Register of Deeds. Dar clearance na lang ang kulang. Hindi pa po namin makuha ang titulo dahil po hindi po inaprubahan ng DAR. Malamang yan, ang lupa ninyo ay isang agricultural land. Kaya lang, meron kayong DAR clearance. Ngayon, kung hindi nagbigay ng DAR clearance o meron na kayong binigay na DAR clearance, ay maaring may legal na kadahilanan tulad ng ito ay merong tenant at yung tenant ay hindi pumirma. Okay? O maaring ang inyong ownership sa lupa ay lampas na sa 5 hectares, no? So, ang gagawin ninyo ay alamin ninyo sa DAR kung ano ba yung, take note ha, legal na kadahilanan kung bakit ayaw i-release yung clearance na sinasabi. Obligasyon kasi ng Register of Deeds na pag walang DAR clearance ay hindi po talaga marehistro ang inyong deed of sale. Okay, kaya ingatan po natin pag kayo bibili ng agricultural land ay yan po ang iba yung pag-iingat, kasama po yan sa due diligence.
Okay. Then, oh, shout out again kay Gladdy Verly. How are you? Kay, oh, maraming puso. Thank you very much. Kay Verdi Laksa, how are you? Kay Rosemary Mijares, attorney, ask ko lang po kung kailan ba ang SPA sa lahat ng government agency kung hindi ikaw ang may-ari na mag-process for titling or for tax deck. Thank you so much. Yes, kailangan. Why? Eh kasi po, una, eh para maiwasan po yung tinatawag nating fraud, no? Kasi kung minsan, eh kung sino-sino na lang ang pwedeng magpaanggap na sila ay authorized. Okay? Kaya para magiging public instrument ang inyong dokumento, hindi pwede yung sulat kamay lang o sulat lang ng may-ari na in-authorize ka na makipag-transact ng business on his on her behalf. So, kailangan talaga ito ay gawang special power of attorney upang sa ganun maging public instrument po ito, no? At kung saan, doon sa SPA ninyo, ay nakalagay po kung ano ba ang mandato ninyo bilang isang attorney in fact or agent ng inyong ng may-ari ng lupa. Kailangan po talaga ang SPA. At notarized po ito, ha? Okay. Kay Gladdy Verly. Oy, from Germany. Oy, ano bang good evening dyan sa German? Sa German, no? Gotenak, tama ba yun? Okay. Okay, Jack Rome Lamigo, how are you? God bless too. Kay Placeda Mansalay, good PM attorney, hinabol po ng ex ko ang loting na pundar bahabang kami ay live-in pa sa ibang bansa. May habol ba siya kahit wala sa titulo? Lesbian po ako. Well, kung meron siyang prueba na kasama kayo sa pag-contribute, no, ay kailangan i-prove niya yon. Okay? Pag wala, ay ano, sino, kanino ba nakapangalan? Okay? Kanino ba nakapangalan sa titulo? Okay? Sabi mo, ang habol pa, siya, kahit wala siya sa pangalan sa titulo, yes, pwede. Basta, he can prove or she can prove na kasama siya sa nagpundar. Okay? Ano yung proof na yan? Of course, una, yung kanyang financial capacity. Nag-remit ba siya ng pera? No? Marami po, mayroong bank transaction na magkakaroon ng paper trail na magtuturo na kasama siya dun sa nagbabayad. So, pwede niyang patunayan yun. Okay? So, meron ba kayong joint account? No? So, all this, no? Pwedeng gamiting paper trail upang sa ganun ay magkaroon po ng prueba na co-ownership ang inyong napundar. Okay? So, kay Evelyn De La Rosa, sinang ng misis ko ang isang unit na apat na tapos namatay na siya. Pwede ba naming palisin yung tumira kasi pag-ari ng parents namin both dead na. Okay. Kung sinanla, ay dapat, assuming na valid yung pagkasanla, ay dapat bayaran nyo muna yung sanla. Okay? So, pag nabayaran sanla, well, that's, mayroon na kayong legal basis na paalisin sila. Now, kahit na, normally kasi yan, pag ganyan, ay merong baka may lease contract yan. Okay? Ano man nakalagay doon? At titingnan ninyo mabuti. Okay? Alam po ninyo kung tama pagkaintindi ko yung sangla tira. Marami pong mga racket po dyan, no? Di ko naman nila lahat, pero dito po sa Metro Manila, ay marami pong nasampang kaso dyan, no? Ng ating kapulisan at saka yung ating NBI. Kasi nangyari dyan, nagiging talamak na at naging isang may gawain ng mga sindikato. So, mag-ingat po kayo dyan. Kay Rosemary Mijares, ano po ba ang sinasabi ng iba na steward ang lupa nila na nakuha attorney, may tax deck sila na hawak. Okay. So, pag steward, tandaan natin, pag stewardship, ang lupa, ibig sabihin yan, timberland yan or forest land. Hindi pwede yung pagiging may-ari because that is classified as inalienable and indisposable land. Pag steward, ano lang yan, binigyan lang siya ng 25 years sa ng DNR at renewable ng another 25 years para i-develop o sakahin yung lupa. Ngayon, meron siyang tax declaration certificate. Ay malamang yung tax declaration certificate niya ay
ay tungkol lang sa improvements at hindi sa lupa. At kung magkaroon man ng tax declaration certificate sa lupa, ay null and void po yan. Hindi po valid yan. At yung nagpa-tax declaration yan, okay, ay maaaring din kung siya yung steward, ay maaaring ma-cancel yung kanyang yung kanyang stewardship agreement with the DENR. Okay? So, mag-ingat kayo ha. Ay, marami din nabibiktima na ganyan. Steward sila. Ay, lalo na, inosente. 25 years na kami rito. O 20 years. O kaya, nirenew ng, ano na kami rito? 40 years. Ay, hanggang ang classification ng lupa ay forest land, timber land. Hindi po yan ay magiging pribadong pagmamay-ari. Yan po ang ating tatandaan. At hindi rin uubra yung tinatawag nating acquisitive prescription, okay? Na maging basehan sa pagmamay-ari, no? Kasi nandoon kayo in the concept of an owner, hindi po po pwede yan. Ngayon kahit na matituluhan ng lupa yan, kahit na yung lupa na yan by means of hocus pocus halimbawa, napatituluhan, okay, may titulo, that could be subject po reversion na parang maibalik po yan sa ang lupang yan mabalik po sa gobyerno, okay? So that could be the consequence kasi una po null and void ang pagpapatitulo ng lupa na pagkaroon ng titulo ng lupa na classified as inalienable and indisposable land of public domain. Okay, kay Ildefonso Ichabes, good evening. Pwede bang maklaim ang property 40 years na? Ano bang klaseng claim? Inyong kukunin? Ano bang legal na pinanghugutan ninyo? Kay Bayma, tagapagmana, ay baka papasok na po yung latches sa inyo. Latches, no? Or prescription. Kasi matagal nang tinulugan ninyo ang inyong karapatan, no? Galit po ang batas dyan na tinutulugan yung karapatan sa mahabang panahon, lalo na yan. Normally, nagpi-prescribe ang real rights for 30 years, no? At ipa, 40 years pa, so papasok na si Latches. Well, thank you kay Neil Constantino for the reminder, no? Nag-like and shared. Okay, salamat. Again, kay Gladie Buerle, good evening. Pa-shout-out, yes, shout-out dyan sa Germany. How are you? Kay Alisa Espinosa, shout-out. Alice ng Dubai, yes. Okay. Ito. So. Kay John, shout out sa iyo, no? Good evening din kay Jesus Fanyo Jr. from Davao City. Kay Felix Go, ano una ko gagawin? Dal clearance muna or deed of donation? Teka muna. Mas mabuti, mag-DAR, ano ka muna? Itanong mo muna sa DAR. Tanong mo muna kung ano bang status ng lupang iyan. Yun lang naman. Okay? Pag yan ay pastatanda natin, pag agricultural land yan, okay? I-check nyo muna sa DAR kung anong status kung nakalagay doon, agricultural land. May record ba sila na tinantid yan? Tapos, maaring sabihin sa inyo, walang tenant, okay? Walang maghahabol, okay? Okay? So pag ganyan, mag-execute na kayo ng deed of donation. Kasi premature pa kasi sa DAR na mag-issue ng DAR clearance. Wala pa kayong ginawang dokumento . So unahin nyo muna yung deed of donation. Pero bago kayo mapagawa, i-check nyo muna sa DAR kung ano ang status ng lupa na yan. Okay. Kay Wakasibok attorney, gusto namin bilhin ang lupang na tinitira namin at gusto rin ng may-ari ibenta sa amin. Ang problema, ayaw bayaran ng may-ari ang lahat ng tax pati yung survey. Matagal na po kami. Sino ba ang masusunod? Okay. Una, yung tax ang magbabayad, syempre. Sino ba yung anong klaseng tax ang tinutukoy mo? Pag we are referring to the tinatawag nating real estate tax o amilyar kung tawagin, ang may obligation na magbayad ng amilyar o property tax kung tawagin ay siyempre yung may-ari ng lupa.
Ngayon, kung ibenta yan, okay? Kung ibenta yan, ibig sabihin future pa. Kung ibenta yan, ay yung may-ari ang magbabayad ng capital gains tax, okay? At saka yung documentary stamp tax, maaari yung buyer na. Pag ganyang, kay pag ganyang ibibenta, okay? Eh, siyempre, yung may-ari is presumed, yung seller is presumed to have realized the gain kaysa dapat ang magbayad ng capital gains tax. Pero, hindi naman nangangalogan na hindi rin magkasundo yung buyer at saka seller na kung sino ang magbabayad. So, pwede rin akuin ang isa sa kanila, no? Na sige, ako na lang, o ito yung presyo, pwede rin yan. Okay? Ngayon, tungkol naman sa pagpasurvey, ganun din yan. Mag-usap din, nasa inyo yan kung sino yung magbabayad sa pagpasurvey ng lupa. Okay? So, yung iba dyan kasi, kung magbibilihan pa lang, hindi pa sure, ay 50-50 sila doon sa pagpasurvey ng lupa. Okay? So, yun ang normal na ginagawa. Okay? Kay Gladdy Buerle again, attorney, may nabili po akong lupa. Hanggang ngayon, hindi pa po binigay ang deed of sale. Ano dapat pwede kong gawin? May titulo na pa, may titulo na pa yung lupa na binebenta nila. So, ganito yan kung fully paid na kayo o bayad na. Okay, na medali kayo. Eh, hindi pa rin binibigay ang deed of sale. Aba, ang gagawin ninyo ay makapag-ugnayan na kayo sa lawyer. Okay? Upang sa ganon, ay magkaroon ng demand letter ng inyong lawyer na mag-execute ng deed of absolute sale. Okay? Ngayon, kung ayaw pa rin, wala na kayong choice kundi dalhin sa korte ang inyong usapin upang makapag-file kayo ng complaint for specific performance with damages. Upang sa ganun, makompel yung seller na mag-execute ng deed of absolute sale. Plus, hihingi din kayo ng damnos. Okay? Kay Ryan Francisco, attorney, ano po ba o meron po bang excluded yung hindi po papasok sa situation sa ating kapatid kapag namatay ang magulang pero po na pinambili galing sa excluded cash? Teka muna. Basta pagpamayari ng magulang, isa lang ang formula dyan. Equal sharing. Hindi pwedeng i-exclude ang ibang tagapagmana. Ngayon, kung ang ibig mong sabihin ay merong isang kapatid ay nabigyan na ng cash nung una, okay? Kaya dapat i-exclude na siya. Yung pagkaintindi ko, okay? Ay kailangan kwentahin din. Magkano ba yung halaga ng naiwang property? At magkano ba yung binigay na cash, okay? Doon sa nauna, kumbaga it will be considered as advances of the legitim. Eh kung lalabas na mas malaki ang pakinabang ng binigyan ng cash na nauna, okay? Ay hindi na siya entitled doon sa kanyang party, baka mabawasan pa ang kanyang cash na natanggap. Kasi it will be considered as donation. Ganun din pag ang pagkwentada, okay? Eh lumalabas na yung mana ay mas malaki pa kaysa cash na o sa advances, okay? At lugi yung iba na nabigyan na ng una na donation o advances, ay pwede rin niyang habulin yung kakulangan ng kanyang mana. Okay, I hope tama yung pagkaintindi ko, ha? Kay Twin Pack, shout out din. Kay Asmin Santo, hello attorney, tanong ko lang po, magkapatid not agreeing to split of property. Mother, husband is dead, wants to give to a specific daughter. Should she execute a will? But can she do that of deed of sale instead? Yan, mag-ingat kayo dyan, ha? Ganun din yan, kahit na anong ikot-ikot natin, basta mana, okay? Basta mana, ay equal sharing ang magkakapatid. Ganun yan, yung rule of thumb. Ngayon, kung isa sa mga asawa buhay pa, yung surviving spouse, okay? Ay kasama rin siya sa tagapagmana kasi compulsory heir siya. So, ang mangyari lang dyan, hahatiin yung kanilang conjugal or community property, yung kalahati mapupunta doon sa surviving spouse. Yung natirang kalahati, okay, ay magiging legitim ng lahat, equal sharing sila doon. Okay, ngayon, yung ibibigay na bibigyan sa specific daughter,
mag-ingat din kayo dyan kasi bawal po yan unless, okay, gagawa siya ng last will and testament. Pero hindi ibig sabihin na pag may last will and testament, eh pwede nang i-itsapwira yung mga anak. Pag may last will and testament, okay, ang karapatan lang ng testator, o tanda natin ito ha, ang karapatan ng testator is meron siyang leeway kung kaninyo ay ibibigay yung pre-portion. Pag may last will and testament, tanda natin, ang kalahati antemano mapupunta sa mga anak. Okay? Yung natirang kalahati, diyan kukunin yung tinasabi nating pre-portion. At dito kukunin yung share o legitim ng surviving spouse. Dito rin kukunin yung share o legitim ng may mga anak ba siya sa labas. At dito rin kukunin ang kung may utang siya. At kung may natira pa, ito yung tinatawag ng pre-portion na pwede niya ngayon ito ipamigay kahit kaninong tao. Ang gagawin niya sa last will and testament ay i-designate niya yung anybody. It could be a charitable institution, kaibigan niya, kamag-anak, or yung kapatid. Pwede niyang gawin din na anak, na a specific child, na gawin niyang voluntary heir. Basta kailangan lang na yung legitimate ng mga anak, okay, ay hindi matapyasan. O yun, matapyasan. Kasi pag natapyasan yan, ay hindi po pwede. Okay? So, yun ang dapat ninyong gawin. In short, yung designated na kapatid na anak, eh, kasama siya doon sa share niya. Okay? Kung ano mang natira, yung pre-portion, okay? Yun na lang ang pwedeng ipamahagi ng testator. So, I hope naintindihan po ninyo. Okay. So, deed of sale, eh, hindi rin obra yung sinasabi deed of sale. Bakit? May bilihan ba talaga? Kasi kung wala namang bilihan, kundi simulated lang yan dahil walang bilihan nangyari, walang pera, eh, that contract is not valid. Okay? Bakit? Walang consideration eh. Okay? So, kay Minchid D, may tanong po. Ako, attorney, nagpasukat kami ng lupa. Ngayon po, ayaw ibigay ng katabi namin yung lupa. Titulado at updated po ang bayad namin sa tax every year. May karatapong ba sila? Pa sila na harangin ito? Ganito yan. Okay. Pinaka-the best kasi normal talaga yan na yung karatig na lupa ay nakakaroon ng problema minsan, nag-aaway because of the overlapping, no? Boundaries, no? Sabi ng isa, hindi, lumampas kayo. Sabi ng isa, hindi, kayo nakakuha sa amin, okay? Now, hindi po sila, wala pong karapat sila na pigiling kayo, okay? O sino man magpasurvey. Kasi ang babasya naman yung titulo ninyo, eh, okay? So, pag kumuha kayo ng judetic engineer, at be sure, mapagkatiwalaan yung judetic engineer ninyo, okay? And, nag-due diligence kayo na yung judetic engineer na makuha ninyo ay maayos naman ang track record, okay? Ay, kukuha muna ng ano yun, authority to survey sa Land Management Bureau and DENR, okay? Meron na yan. Eh, pag nag-survey siya doon, relocation survey, ay hindi naman kailangan pang, kailangan na meron pang nakatingin sa kanya, magbibigay pa ng permiso. Hindi po, okay? Karapat ng kasi ng may-ari yan ng lupa. Basta ang may titulo lang siya. Okay? Ngayon, wala din namang makapagpigil doon sa karatig na lote na mag-observe siya. Kasi ang kukunin na naman ng judetic engineer niyan, yung tinatawag nating bearing o reference point niya. Oh, ilang ba, saan ba dito yung, saan ba yung reference point niya dito? Maring may muhon ba dyan o doon sa iba? So, doon siya kukuha ng reference point niya. Okay? Magkakandak siya ng survey. At para nga ma-resolve yung issue kung sino ba talaga ang may nakunan at saka kuha. Ayaw pa rin, ay wala na kayong choice kundi pumunta kayo sa korte at kumuha kayo ng at ihabla po ninyo yung katabi ninyong lote, okay? For coercion, okay? So pero bago niyo gawin 'yan, eh siyempre pumunta muna kayo sa barangay, okay? At hayaan ninyo yung barangay makialam at ayusin kayo. Pag hindi nagkasundo, kumuha kayo ng certificate authorizing to file action, okay, or CFA. Then, yun, pwede na kayo magkipag-ugnayan sa inyong lawyer para makapag-file kayo ng habla.
Kaya again, kay Ashley Attorney, tanong ko lang po, yung, ang tanong ko lang po, yung lote at bahay namin, binenta ng nanay ko dahil patay na po tatay namin. May karapatan po ba kami na magkapatid na kunin yung parte ng tatay namin? Ay, teka muna. Ganito yan. Ang karapatan ninyo ay magkapatid, no, surviving heirs. Sino yon? Ang nanay mo at kayo magkakapatid. Okay? So, ang kalahati niyan, no, ng kanilang napundar na property, ay mapupunta sa nanay mo, surviving spouse siya. Yung natirang kalahati, yun ang legitimate kung tawagin. Okay? Yung legitimate niyan, yun ang mana na equally divided ninyong magkakapatid at kasama pa si inyong nanay. Halimbawa, kung apat kayo magkakapatid, nandyan yung inay nyo, yung natirang kalahati ay i-divide yan into equal 5 parts. So, paglimahin yan. So, yun ang inyong legitimate. Okay? Kaya, mayroon kayong karapatan na kunin yung inyong share. Yung, halimbawa, kung halimbawa, 5 kayong 4 plus nanay mo, di 5 kayo, ay pwede mong kunin yung iyong 20%. Okay? Or yung 1/5 ng inyong share doon sa co-ownership. Ang gagawin ninyo ay kung gusto mo nyong ayaw mong kunin yung pera, ay pwede naman kayong, o ibenta, ay pwede nyo ihiwalay ito. Mag-ano kayo ng partition upang maihiwalay yung share mo doon sa kabuuan. Okay. Kay Wakalis Wakasibok, attorney, idodonate ng may-ari ang kanyang lupa sa barangay para gawing palengke. Ang problem, hindi ito inesekaso ng barangay captain at namatay na yung may-ari. Valid po ba ang donation niya sa barangay? E kung nakapag-execute na ng deed of donation yung may-ari at mayroong written acceptance si barangay, okay? Tandaan po natin, ha? Dinonate ng property, hindi naman doon sa barangay captain, eh. Kanino dinonate? Doon sa inyong barangay, okay? Kaya kung mayroong acceptance na, nagkaroon ng resolution ng inyong barangay na tinatanggap yung donation, therefore, valid po yung donation. Enforceable na po yan. Ngayon, wala namang acceptance dahil namatay na at hindi na si kaso, ang donation po ay ineffectual. Hindi naging perfect ang donation. Okay. So, Asmin Santo, attorney, people live in my lot illegally. Paano paalis? Do I have to pay them? They're not paying any rent. Just they built their houses without my consent. Ayan, maliwanag po na ito ay mga illegal occupants, no? Mga informal settlers, yung iba naman, mga squatters, okay? Well, una, eh, mag-file muna kayo ng complaint, no? You can file a complaint sa barangay, okay? Pag wala pong if there is no settlement in the barangay, okay? Then you could ask for the issuance of the certificate to file action. And then you can now confer with your lawyer and then so that you can file a case, no? In court against these occupants, no? For possible entry, okay? Or ejectment, no? With damages, okay? So you have to confer with your lawyer for this matter. Okay. Kay Twin Pack. Okay. So, attorney, ask ko lang, yung lupa namin, 10 hectares, magkano po ba ang price? Agricultural land sa Leyte. Ay, naku, pasensya na po kayo. Ang lupa po, iba-iba po ang presyo, no? Katulad yan, agricultural land sa Leyte. Maaaring agricultural land sa Leyte, halimbawa, munisipyo yan, baka sa ibang munisipyo, iba na po ang presyo. Kasi po, ang presyo ng lupa, depende po yan sa location. O halimbawa, yung bang lupa, yung bang location na yan, ayos ba, may kalsada ba, may kuryente ba, okay? Wala bang problema sa peace and order doon? So, malapit ba sa sakayan ng sasakyan, sa transportation, meron bang signal sa cellphone, okay? May tubig ba? So, all this contributes to the price of the property. So, magtanong-tanong po kayo, okay? So, by the way, bago tayo magpatuloy, okay, italakay muna natin, no, ang ating main topic for today. Kasi may sumulat sa atin, yung kanyang kapatid daw, pareho silang tagapagmana, okay? Nasa pangalan nila yung title. And then, ang ginawa, may isang kapatid
na sinanla yung lupa na kanilang mana, okay? Na wala man daw silang pirma. Ang tanong ngayon eh, pwede po ba yun? Valid ba ang ginawang pagsanla, no, ng kanyang kapatid? Okay? Kasi wala daw pirma. Okay. Ang sagot po niyan, valid po yun. Bakit? Ayon kasi po sa Article 493 ng ating Civil Code, karapatan ng kahit na sinong co-owner, okay, na i-alienate, i-encumber, o isanla, o ibenta yung kanyang share. So, kahit na walang pirma, ay valid po ang kanyang, ay valid po ang ginawang sangla. Okay? Dahil sinangla niya, may obligasyon din po yung nagsanla na kapatid na tubusin ito. Okay? Kung hindi tubusin ito, si kahit na sino sa mga co-owner ay pwedeng tumubos. Okay? Baka marimata. And then, without prejudice na singilin yung si isang kapatid na nagsanla na walang pahintulot. Okay? So, at maaaring kung walang pambayad, eh maaaring ilagyan ng lien yung kanyang share doon sa lupa. Okay. So, I hope maliwanag na, no? Nagpadala sa atin yan ni... Okay. I forgot the name already. So yan po ang, yun po ang isang sulat sa atin. And then, so, kay Rosemary Mijares again, sabi niya, request letter po attorney address to every government agencies notarized, okay na po ba yung signature ang may-ari o magkakapatid para sa akin para mapras lahat ng lupa. Kung ako po ay hindi po enough yun, no, kahit na notarized, because yung notarized is not I want kung ano ba nakalagay doon sa ano sa notarized request letter na yan, okay? Kung nakalagay talaga doon na it's yung substansya, yung form is in the nature of SPA, no? With the power to bind, no, the principal, no, the power to revoke, no, possibly depende po yun kung anong nilalaman ng sinasabi mong request letter. So kahit na ang format niyan ay hindi SPA, pero yung nilalaman o substance nito is that of equivalent to the SPA ay maaaring sufficient na po yan. Kasi po, sinabi mo nga, it's notarized. Pero dala pong klaseng magka-notarization yan. Ha? Kasi kung appliant lang yan, o kaya parang affidavit, eh baka hindi naman ito acknowledgement. Eh. Okay? So, anyway, baka naman, subukan ninyo, baka naman may ahensya na papayag. Okay. Ano ba ito? What was sino yung okay? So kay Karon G, may nabili kami noon lot portion ng Agri lot 1992. Nag-applyan namin ng pre-patent. Nalaman nila na nag-apply na pala yung seller na yun. Ngayon, namatay na siya. Kailan ba ang i-cancel yung application niya? Ha? Hindi, kasi kayo mag-take over. You will step into the shoes of the seller o sa yung applicant. Okay? So, kasi meron na kayo papakitang rights na binenta sa inyo yung kanyang rights. Okay? So, kasi wala pa naman siyang pre-patent, application pa lang eh. Okay? So, tayo din ang magparang lalabas na kayo yung maging claimant. Okay? So, kay shout out kay Mark Saligumba, good evening, attorney. Ang lupa po namin ay mana po ng aking magulang na matagal nang pumanaw sa nilang ama at ito ay may sukat na 18 hectares. Sinorbi po ng DNR at hinati-hati po na apat siya silang magkapatid ng heir. So, yeah, so ano po ang tanong dito? Wala naman ako nakikita doon, okay? So, na hindi sinorbi. So, na-approve ba yung survey? Okay? Hinati-hati ng siya nila magkapatid. I don't see any problem then kung naghati-hati sila. Kasi,
hindi na ito, at saka hindi natin alam, no, kung ano ba yung considering ng mana naman ito, okay? So yeah, that will be. So ang gagawin niyan kung mana ito eh dapat ay mag-execute ng extrajudicial settlement of estate yung magkakapatid, no? With partition, no? Upang sa ganon eh meron silang papel na legal na kasulatan na sila yung tagapagmana at kiniklaim na nila magkakapatid yung kanilang share of ownership, lalo na ito ay na subdivide na, natihati na into 9 parts, no, nilang magkapatid. Okay. Kay Rodina Bagaman, attorney, may nabili akong lupa ngayon po, transfer ko na po sa pangalan ko, pero kailangan po ang dark clearance. Kasi po yung lupa ay CARP. Ay daw, yun nga, sabi ng DAR, matagal na daw ang proseso. Tiway. Ay, nako. Yun nga. Ay lalo na yan po, agricultura, basta lahat ng agricultural land, kailangan dark clearance. Lalo na kung ito ay CARP, ibig sabihin ay kasakop yan ng land reform. Okay? Kasi kung yan ay awarded sa isang land reform beneficiaries at nasa holding period pa ng 10 years na from the date of the issuance of the CLOA at saka yung possession ng tenant, eh malamang i-disapprove po ng DAR yan. Okay? Kasi binagbabawal po ang pagbenta, pag-alienate ng land reform beneficiary yung na-award sa kanila sa loob ng 10 years holding period. Okay, kaya alamin nyo muna, ha? Kaya dapat kasi bago kayo bumili, basta agricultural land, in fact kahit na anong lupa, basta lupa, always exercise due diligence kasi po marami pong mga sangasangang pwedeng magkaroon ng problema dyan. Okay? So kay Kabagis Channel attorney, paano po yung lupa? Okay? Yung lupa na donation ni tita namin, 5 kami maghahati-hati. Paano po ang magpapatitulan niyan? Ano pang unang proseso? Ay meron po tayong ano diyan, search po ninyo sa Batas Pinoy, no? Ang paano magpapatitulo ng lupa. Okay? Ini-natche lang, ha. Okay, kasi ay pagpatitulo ng lupa una, first things first, eh magpa-survey kayo, okay? At saka 5 kayo, di parang mahati-hati 'yan, okay? So, yung mag-donation na tita ninyo ay ano 'yan? Ito ba ay notarized, okay? At notaryado 'yan at may acceptance ba kayong magkakapatid, okay? So, 'yan kasi 'yan ang magiging basehan ng donation, okay? So, ngayon ay bayaran, kailangan bayad din yung donor's tax, okay? So, ayun, kung hindi pa titulado yung lupa, ay pwede kayong mag-apply for titling. Depende yan kung saan nyo gusto, mamili kayo. Administrative titling through DENR or pwede kayong pumunta sa korte for judicial registration, no, ng lupa. So, mas magastos po yun. Matagal po pag sa korte. Ay magpunta na lang kayo sa Land Management Bureau, sa DENR, sa PENDRO o SINRO. Pumari kayo mag-apply doon ng pre-patent. Okay? Kay Balsa Farmers, attorney, ask ko lang po, okay lang po ba ang deed of sale na ibibigay sa di pa ma-register dahil wala pang AGS? Nakapag down payment na po, may future problem po ba yun? Ayaw po mayroong ibang heir, malaki na kasi ang estate tax niya. That is a problem now, di ba? So, basta tanda po natin, kaya bibili ng mana, laging may problema, lalo pa kung hindi pa nahati-hati yan, hindi pa bayad ng estate taxes, ay nako, huwag po ninyong bilhin kaagad hindi pa kasama sa due diligence niyan, okay? Kasi una ngayon, lumulubo talang estate tax. Ang interest lang compounded is 20% per annum sa tax due. Ngayon, kung matagal na, sabi mo dun sa mga heirs, na mag-avail sila sa lang estate tax amnesty. Ito ay valid, no? Hanggang June 14, 2025. Para sa ganun, wala na silang interest at saka penalty charges. Okay? Basic tax na lang ang babayaran nila doon sa estate tax. Okay? So, yun. Ngayon, yung down payment nyo, hanggang doon lang muna kayo. Kasi hindi natin alam kung ano magiging future niyan. Kung handa ba, hindi magkasundo yung magkapatid. Okay? So, yun ang inyong gagawin. And then, again, we have here, may comment again kay Gladdy
Burley from Germany. Attorney, super happy po ako kasi po nasagot din niyo ang problema ko. Super stress na po kasi ako kakaisip. Thank you po. Yeah, wag mo masyadong mag-isip, mag-stress. That's bad for the health. Ika nga, wakasibok, attorney. Magkano ang magastos kung mag-file ng complaint sa korte para makuha mother title kasi ibigay ng may-ari? Kasi dahil ibigay ng may-ari ang mother title, teka muna, kung ibibigay naman ng may-ari, eh bakit naman magpapile pa kayo ng kaso? Okay? Bakit at bakit magpapile ka ng ano complaint sa korte kung ibibigay naman? Oo. Ngayon depende yan kung ano ba yung marami po kasi hindi po ako mapagbigay ng exact amount na babayaran niyo kasi depende po yan sa lawyer ninyo, ha? Maghingi po ng danyos yan, no? May attorney's fees, may moral damages, may bad faith pa, no? May hingi ba yan ng exemplary damages? So makipag-ugnayan po kayo. At sa depende po yan sa, again, halaga ng inyong usapin. Okay? Kung tungkol sa lupa, binabase rin yan sa selling price or zonal value or market value, whichever is higher. So, marami pong ano dyan, marami pong kakibat ng mga dynamics pagdating sa filing fees. Okay? Basta the more filing fees the more na malaki ang damages mo, ay malaki din ang inyong babayarang filing fees. Okay, docket fees. And then kay Carmen Narciso, how are you? Loud and clear daw. Kay Mike's son, my attorney, curious lang ako, retired na po ba kayo? Ang dami pong natutunan. Feeling ko nasa klase kami at kayo yung teacher. Ako po ay ang lawyer po, hindi po nagre-retire, no? Of course, I just limit my practice, no, to specific clients kasi sa edad po natin medyo kailan medyo lalo muna tayo, ha? Kasi hinahinay lang ika nga, okay, but I'm still active, no, kaya lang more on na consultancy at saka meron po tayong mga tinatawag nating flagship clients na yan po ang ating tinututukan, okay, as their general counsel, okay. At thank you naman, no? At thank you naman at marami kayong natutunan. At marami pa kayong natutunan pag palagi kayong nag-attend, no? Sa ating mga live streaming at saka sa mga nakikinig kayo, nanonood sa ating mga videos. Lagi nga natin sinasabi, lamang na pag may alam sa batas. Okay. Kay Gladdy Werly again. Attorney, isa na lang sabi po sa akin ng nagbenta ng lupa, kailangan ko daw po ibalik yung nagastos nila sa pagpapatitulo ng lupa. Nilaksaka lang daw po ibigay yung deed of sale. Ay, teka muna, kasama ba sa usapan ninyo yan? Okay? Kung kasama sa usapan ninyo yan, eh yun ang gagawin ninyo. Okay? Pero kung wala naman kayong usapan na ganyan, abay, i-git ninyo ang inyong usapan. Okay? So, yung iba naman, kung maging practical, okay, sige na, para wala nang sakit sa ulo. But you know, ang hinihingi mo lang naman, deed of sale, nagkaroon na kayo ng bilihan, No? So, ibang usapin naman yun sa pagpatitulo. That will come later. Ang importante muna, yung deed of sale. Obligasyon ng seller yan. Kaya, pwede kayong mag-file ng complaint for specific performance with damages laban sa seller upang ma-compel sila na mag-execute ng deed of absolute sale. Okay? Ibang usapan sa pagpatitulo. Kasi vague yung pagpatitulo. Okay? Kung hindi pa registered yan. Okay? Ang importante muna, maparehistro ang inyong deed of sale sa register of deeds. Paano ma-registeran kung walang public instrument, walang deed of sale? So yun muna, ipaliwanag mo yan doon sa seller na ibang usapin yun sa pagpatitulo. Kasi yung usapin dito ay deed of sale lamang. O, deed of sale lang. Kasi wala kayong pinanghawakan. Okay? So, kung kayo'y nasa Germany, I suggest you
makipag-ugnayan ka sa inyong kamag-anak, kaibigan dito sa Pilipinas, no? At mag-execute kayo ng special power of attorney sa inyong kaibigan, kamag-anak, no? Dito sa Pilipinas, at binibigyan siya ng pahintulot na mag-file ng complaint for in your behalf laban diyan sa seller na 'yan. Importante lang 'yan ng special power attorney niyo, either mapara ano 'yan, iparnotaryo ninyo sa Philippine Consulate diyan sa Germany, okay? If ang Germany naman is member ng Apostille Geneva Convention Treaty, na kung saan kinikilala na ang mga legal documents or legalization of documents na executed ng kanilang respective countries like the Philippines, who is a member of the Geneva Apostille Treaty Convention, and I think Germany is also a member, pag sa ganyan, pag notaryado po ng notary public nila doon, ay kaamaring kat na hindi sa Philippine Consulate natin, ay maaaring kikilalanin yan dito sa Pilipinas. But be sure na kailangan i-sure kayo kung ang Germany ba is a member of the Apostille Convention. Okay. Kay Arlene Nagal, good evening. Shout out sa iyo. Kay Patricia Pasalo. Attorney, ask ko lang po, natitirang anak ng magulang ko. Ako na lang, okay? Nauna na po namatay nanay ko. Sunod kuya ko, panganay. Sunod tatay ko, tapos namatay na yung sinundan ko. Paano ang hatian? Okay. Kung wala nang ikaw na lang titira at yung mga namatay mong kapatid ay walang asawa at mga anak, okay? Ikaw na lang, that means ikaw yung tagasulong, tagapagmana. Okay? So, ang gagawin mo, mag-execute ka ng kontra sa abogado, magpagawa kayo ng affidavit of self-adjudication as sole heir. Upang sa ganun, lahat ng aryare na iwan ng mga magulang ninyo, okay? At saka yung share ng mga kapatid mong nangamatay na ay mapupunta sa inyo. Okay. Of course, palagi natin sinasabi, of course, bayaran din ninyong estate tax, documentary stamp tax. At magkaroon din kayo ng notice, no, publication sa newspaper of general circulation na kung saan ay nagkaroon na ng settlement of estate. At pag nag-comply ninyo yun, nabayaran mga taxes, punta ka sa BIR upang sa ganun ay mabayaran mga taxes at mabigyan kayo ng certificate authorizing registration your ICAR na kakailanganin mo sa pagparehistro ng inyong settlement of estate sa Register of Deeds. Okay? So, kay Ron Romo, Hill Attorney, more than 35 years na kami sa aming lugar. May prescription na po, di ba? Ang problem po namin, nakapangalan sa INHA yung title ng lupa. Mga informal settlers po kami. Ano po pwedeng gawin? Ayun na nga ho. So, una, makipag-ugnayan kayo sa INHA. Baka naman pwedeng mabigyan kayo o ma-award sa inyo yung lupa, no? Kasi kung informal settlers kayo at kung qualified kayo, at ano mang ibig sabihin qualified, kung kayo ay homeless, no? At wala pa kayong bahay, wala pa kayong lupa, at posible ha, na kayo ay mabigyan ng award ng INHA na magiging INHA beneficiaries. Okay? So, yung 35 years na wala namang kinalaman nyo, no? Because yung iba dyan, pag nag-apply ka na naging INHA awardee ka, beneficiary, kahit na nga hindi ka pa nag-possession, pwedeng ibigay sa iyo, no? Kung may bakante o may available na housing unit sila, no? So, yung sinasabi nating prescriptive period na 30 years, okay? O acquisitive prescription, applicable lang yan kung kayo ay nakatira doon sa lupa na classified as alienable and disposable land, ha? In the concept of an owner, in peaceful, continuous, adverse possession, in the concept of an owner. Now, for the last 20 years na ngayon, dati, for the last 30 or 45 years, okay? Yun, magiging papasok o applicable sa inyo ng acquisitive prescription. However, in this case, in INHA, ay importante lang na maging INHA beneficiaries kayo. And kung informal settlers kayo at wala naman kayong lupa at wala kayong bahay at hindi pa kayo noon nag-avail ng INHA housing program, ay maaaring qualified kayo. Okay? So, Garon G. Attorney, one half attorney, one half agricultural lot.
nabili mother ko noon. Pero walang deed of sale na nagawa. Uncle ko tenant. Yung one half lot binili ng anak niya, may deed of sale. Sila buo area nagka-dastro, nahati nasa mother at pinsan ko. So ano pong tanong ninyo ngayon, okay? So kung wala kayong deed of sale, meron ba kayong ebidensya na yung mother mo ay bumili nga? Na meron bang, kahit walang deed of sale, meron bang tinatawag nating memorandum na lang o sulat, nasulat kamay na papel na nagpapatunay na nagkaroon ng bayaran, okay? Nagkaroon ng bilihan, okay? Yung iba nga, naulit na natin ito, no? Sa mga bundok, walang bond paper. Ang ginawa nila, may malaking kalendaryo, doon nilang sinusulat, nagkaroon sila ng bilihan. Valid ba yon? Valid. Ngayon, hindi ito public instrument, kaya na pumunta pa sa korte para ipa-declare sa korte na nagkaroon ng due execution doon sa kalendaryo at maituring ito na isang public instrument. Okay? So, ngayon kay Mercy Buntaw, okay? Sabi ni Mercy Buntaw, salamat attorney, God bless you more. Maraming salamat din kay Asmin Santo. Salamat sa response ninyo. Okay, sa tanong, you are welcome. Janelle Manalo, kay Ron Romo, hello attorney, more than 35 years na po. I think nabasa ko na ito, no? Ay, kay JGP, how are you? Okay. Then we have here, kay okay. Kay Eye of the Rider, good evening din kay Wakasibok. Attorney, may legal ba na paraan para pwersahin magbayad ang real property tax ang may-ari? Meron po kaming deed of sale. Yes, may legal na dahilan. Mag-file lang kayo ng complaint. O, doon sa inyong munisipyo at mag-file kayo ng complaint laban sa may-ari, no? At specific performance para ma-compel siya na bayaran yung property tax. Okay? Ang gawin din niyo naman para ano, pwede ninyong i-advance yung property tax, bayaran niyo. Okay? Tapos ay singilin niyo kung ay magbayad, ay mag-file ka ng kaso for some upani doon sa property doon sa seller. Okay? Para lang hindi lumulubo ang bayaran niyo sa property tax. Yan ang isa sa mga paraan. Ngayon kung practical kayo, teka, kwentahin niyo muna. Magkano ba dapat bayaran? Kung halimbawa, wala pang 100,000, abay, bayaran na ninyo, i-advance ninyo. Bakit? Kung magkakaso kayo, baka acceptance fee pala ng lawyer, baka 50 o 100,000 na. So, maging practical kayo. And then later on, saka ninyo ihabla o singilin dito sa seller na may-ari. At least, maparistro na ninyo ang inyong deed of sale at kayo ay ang dokumento nito ay mailipat sa inyong pangalan. Okay, kay Jose Buates, 111, magandang gabi attorney, namatay na po ang mother ko at ang ancestral house namin ay deed of sale lang ang nakuha niya. Kalahati po doon din noon ako nagbayad. Kanino po papatitulo yon. Teka muna. So, ancestral house, may deed of sale. Okay. So, yeah, pwede nyo gamitin yung deed of sale. Okay. Ngayon, pag dahil patay na yung mother ninyo, magkaroon kayo ng settlement of estate. Okay. So, as usual, kung patay na mother ninyo, wala na rin kayong tatay, equal sharing din kayo magkapatid. Okay. Ngayon, kung mayroon man isa sa inyo ang nagbayad, okay? Ay yung kalahati halimbawa o 1/3 entitled for reimbursement, okay? So kay Garon G again, 2/3 pati sa assessor's vicinity nahati na rin tax deck. May mother ko 1985 ang 1/2 lot unknown, patay na ang mother ko na hinahanapan kami ng assessor's document, wala po kami makita, nasunog naman ang ROD. Oh. Well,
tingnan nyo, mag-research kayo sa ano, sa Land Registration Authority, sa kanilang regional o kaya sa central office, okay? So, kahit na nasunog yan, pwede namang magpa-reconstitute yung title. Pwede magpa-reconstitute. It could be an administrative or through to the court, depende kung gaano karami ang nasunog. No? Kung at least 500 titles ang nasunog doon sa office ng Register of Deeds, pwedeng by administrative reconstitution na lang na hindi na kailangan pa sa korte. Anong pinaka-the best niyan ay you confer with your lawyer para mapag-aralan po ang inyong mga dokumento. Okay. Kay Eduardo Diaz, attorney, pwede bang magpatayo ng concrete na bahay ang agricultural tenant sa aking lupang sinasaka? 23,000 square meter pong sinasaka. 48 years na sinasaka. Okay. Now, well, depende yan, no? Gaano ba ka? Ano bang usapan ninyo? Okay? Kasi, tandaan natin na yung tenant sa lupang sinasaka, hindi man sila permanente doon. So, that means it presupposes na yung istruktura nilang ipapagawa doon ay hindi rin permanent in nature. Okay? Ngayon, kung matagal na silang doon, nagpatayo, okay? Konkreto, ay hindi naman nyo sinasaway, parang mangyari niyan, pumapayag na rin kayo. Okay? So, kung hindi naman pa, kung magpapatayo pa lang, okay, sinaway ninyo, that's another usapan. Okay? So, tandaan po, no? Kung may tenant tayo, tenant man kayo, may-ari ng lupa, ay hindi po, wala pong karapatan ang tenant na obligado na magbigay yung may-ari ng lupa sa kanila. Wala pong ganun ang batas. Ang karapatan lang tenant ay pagpatuloy ang pagsasaka na, sa lupa kahit na sino yung may-ari na papalit. Papapalis lang si tenant kung merong paglubag na ginawa sa may-ari ng kanilang pagsasaka tulad ng hindi pagbabayad ng upa. Pinapasubcon yung saka, okay? Hindi pagtatanim ng crops ang ayon sa kanilang pinag-usapan, okay? Inabandon na. These are the grounds para mapaalis si tenant. Otherwise, at saka isa pang rights ng tenant, kung ibibenta ng may-ari ng lupa, ang lupang sinasaka, ang tenant po mayroong tinatawag nating right of preemption na sa kanya muna i-offer yung lupa na sa reasonabling presyo at terms and condition. Other than that, wala pong karapatan ang tenant na magkaroon ng lupa, no? O bibigyan sa ng may-ari ng lupa. Okay. Maliban na lang kung voluntary na magbigay ng lupa yung may-ari. Okay. Ngayon, I think may kaibigan po ako kay Marcy Callado. May kaibigan po ako, more than 80 years ng tenant. Ang family nila, pwede ba siyang humingi ng parte sa lupa dahil kinuha ng mga heirs na namatay kamag-anak nila sa lupa? Ayun, nasagot ko na ito, no? Earlier. So, hindi po. Nasa ano na lang yan. Nasa may-ari na lang yan. Okay? Kay Jesus Fano, thank you very much. You're always welcome. Kay Jesus Fano Jr. from Davao. Carl M., if ang farmland, okay, at ang farmland is declared by DNR as alienable, ayan, di ba po walang title pa yung lupa? May stewardship title na mga farmers dati mga 60 years na nilang sinasakan lupa, tapos biglang magka-claim. Okay. So, pag na-declare na ng DNR na alienable na yung lupa, kahit wala pang titulo, pwede na itong applyan ng pagpa-title. Okay? Yung may stewardship title, certificate po yan, hindi po title yon. Yung mga farmers, dati mga 60 years plus na naling silasaka na lupa, tapos biglang may nag-claim. They can always claim. Okay? They can always claim. So, ang tawag niyan, pag nag-file kayo ng magpatitulo kayo ng pre-patent, ay maaaring mag-file sila ng protest, no? Doon sa inyong pagpatitulo. So, depende na yan sa DNR, no? Sa Sendro o sa Pendro ng DNR kung sino yung kanilang papatig, kanilang papanigan base sa mga ebidensya. Kay Carl Elm, okay, may nag-claim na lupa tapos may transfer of title sila pero yung document walang red stamp
pwede bang fake yung title nila? Well, alam mo naman ngayon, tsaka yung bagong title po ngayon, no, huni na po, iba na po ang ano yon. May mga barcode na po yan. Blue po yung mga kulay, no? Light blue, no? Sa mga gilid-gilid ng title, may barcode dyan. Ganito ang gawin ninyo, ay kumuha kayo ng Xerox copy ng kanilang title. Pumunta kayo doon sa Register of Deeds at i-check ninyo kung ano bang status ng title nito. Okay? At doon nyo malalaman. Okay? So, habang hindi po na-verify yung ang title nila na galing sa Register of Deeds, walang certified true copy, ay wala pong basihan yung kanilang pag-claim. Okay? So, oh, by the way, again, naku, bilis ng panahon, lumampas na tayo sa ating tinakdang oras, no? Again, pagpasensya na po kayo, marami pong much to my desire na masagot ang lahat, but, you know, limited po ang ating time, at saka po, we have been here for more than an hour already, medyo bumibigay na po yung ating lalamunan, okay? So, hanggang dito lang muna tayo, but be assured na may replay naman po ito, no? Sa abot po ng ating makakaya, we will try our best na masagot. Tanda po natin, no? Ang ating pong pong programa ay hindi na po tayo full-time po na nagbablog. Ito po ay isa pong parang giving back to the community yung ating pong service dito as part of our Legal Aid Public Service Program, no? In collaboration with my chapter sa IBP, no? IBP Manila 4 chapter, okay? Meron din po tayo mga ibang professional engagement that we have to take care, okay? So, pagpasensya na po ninyo, but sa abot po natin makakaya, no? We'll always try our best na masagot ang inyong mga tanong. Kung hindi man sa replay, of course, sa iba nating mga live streaming, no? Mga videos, magtanong po kayo, no? At, yun nga, at sa abot ng ating makaya again, ay pipilitin po natong magkaroon ng kasagutan. So hanggang dito na muna tayo ngayon, ha? And I hope makikita-kita tayo on the next live streaming po natin, okay? Basta abangan lang po ninyo, okay? At for now, bye for now, at harinawa, kayo ay nasa laging mabuting kalagayan at kalusugan. Bye-bye! See you in the next live streaming.